lahat ginagawa namin para lang makapag survive sa buhay. Kasi ang hirap talaga ng buhay namin. Kasi nag-asawa kami, wala kaming matinong trabaho. And then, kahit pambili ng gatas, nahihingi pa kami or nangihiram ng magulang. Kaya nakikahiya. Noong 2007, sabi ng parents ko na kung ayaw mong maghanap ng trabaho, ayaw mong mag-abroad. Kasi graduate ako ng nautical, tsaka aircraft maintenance din. Pero ayaw ko kasi sa abroad kasi ayaw ko yung malayo sa pamilya. Tinuloy ko yung pagiging konsiyer kahit labag sa kalooban ko. Pero noong 2008, yung pinsan ko, nagsishare sa akin ng AIM Global. Napaka-negative ko naman sa networking. Dati ay maraming kumpanya na nag-invite sa akin. Pero hindi ako naniwala sa mga networking kasi hindi ko pa yan naintindihan. Kaya sabi ko sa pinsan ko na hindi ako sasama yan. Kasi bilang konsihan, huwag mo akong lukuhin. Kayo na lang dyan sa negosyo nyo. Kayo na lang magpakaluko dyan. Kaya inayawan ko yung pinsan ko. Sige, kung ayaw mong maniwala sa negosyo, mayroon tayong product. O, alam ko mayroon kang arthritis and then mayroon ding UTI at dysmenorrhea yung asawa mo. Baka gusto niyo subukan yung product. Sabi niya, kung hindi kayo gumaling nito, huwag niyong bayaran. Pag gumaling kayo, saka niyo mabayaran. Yun ang deal namin. Kaya after 1 week, gumaling na ako, gumaling na yung UTI ng asawa ko. Pati yung kanyang dysmenorrhea, wala na. So, sabi ko, maganda pala yung product natin complete. So, pinagkalat ko, sinishare ko sa lahat ng mga kaibigan, mga kamag-anak namin. Then, nagugulat ako, after 2 months, kumikita kami ng 49,000. Pero ayaw ko pa rin maniwala na sabi ko, baka hindi yan totoo, baka hindi yan ibigay yung 49,000 na yan. So, pinakabahan ako kasi yung mga nasa likod ko, nagtingin na sa akin kasi nagtagal ko napasok yung card ko kasi nagda-doubt ako na hindi lalabas yung pera. So nung pinasok ko na yung ATM ko sa machine at lumabas yung 49,000 ako, ang saya-saya ko kasi 49,000 hindi ko yan kikitain sa pagiging konsihan kasi ayun, nag-average na po kami na 400. After 6 months, nakabili po kami ng yung second hand na Pajero, yung puti nasa baba. After 6 months yun, lalo na yun, baliw na baliw ako nun, nakadrive na ako ng sariling sasakyan. Kasi yung Pajero talaga, bata pa lang ako, yun na talaga yung gusto kong sasakyan. Patuloy naging humahataw, tinatrabaho yung business. And then last February 2010, yun na, umili na po kami ng brand new na nasasakyan, yung Strada sa baba. Grabe, Power, ito mangyari sa'yo. Pag mag-AIM Global ka, ito na talaga. And then sinabay namin, pinatayo namin itong building. Kasi dati itong building na to, dito kami nakatira. Pero lumang bahay to. Pag umulan, tumutulo yung bubong. Yung mga semento sa bubong, nahuhulog. No, last February, pinagiba namin lahat to. Binago lahat, ginawa namin yung building. Kasi sabi ko, pagdating ng araw, yung lahat ng hindi naniniwala namin sa AIM Global, sila na mismo yung tatawag sa amin, magpaturo sa amin. Kaya ito, nagawa itong bahay, yung Scarfor, ginawa namin office. Nagawa namin yung promo sa Singapore. Grabe, napakasaya. Iba pala talaga pagkasama sa grupo. Lalong-lalo na sa AIM Global. Matagal lang namin pinapangarap yun. Nakikita lang namin sa video. Nung nakasali na kami, grabe kakaiba. Parang nandun ka na sa heaven nung pumunta kami sa Singapore. Kinala ko, puro Tarsier lang makikita ko. Dahil sa AIM Global, nandito kami sa Sentosa. Dito talaga natupad ang mga pangarap namin. Dahil sa AIM Global. Ngayon, sobra-sobra yung binigay ng Diyos dahil sa AIM Global. Pero sabi ko na nga, hindi pa ito yung katapusan. Nag-uumpisa pa lang ito kasi gusto ko ang dami pang taong matulungan. Kung hindi ka titigil, hindi ka mag-quit dito. Ang gagawin mo lang tama yung negosyo. Dalawa lang pwede mangyari mo. Kung hindi ka magiging milyonaryo dito, so pwede kang maging bilyonaryo dito. Yun lang ang pwede mangyari mo dito. AIM Global, Bonhot, Bohol!